Tatlong posisyon sa pagka-senador ang tinatarget ng mga Duterte sa 2025. Nagbabalak ang puna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga anak sila Paolo at Baste Duterte. Tingin naman ng ilang eksperto, baka naninimbang pa lang ang mga Duterte at pumuposisyon para sa mas malaking plano sa 2028 presidential elections. Nasa frontline ng balitang yan, si Maren Enriquez. Tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte. Mismong si Vice President Sara Duterte ang nagkumpirma ng balak na sabay-sabay na pagtakbo sa Senado ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paolo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Tingin ng political analyst na si Richard Hidarian, tila fineflex ng mga Duterte ang kanilang lakas sa politika. I think what Sara is saying here is that hindi kami mawawalan ng mga paraan, no, to stay relevant and powerful. At be careful not to dismiss us. Never count out the Dutertes. Ang dami namin options. I think yun yung sinasabi natin. Para naman kay Dr. Froilan Kalilong, isa ring political analyst, mukhang pumuposisyon na ang mga Duterte para sa 2028 presidential elections. Alam naman nila that while they're doing this, the Marcos camp is also trying to strengthen their own relative position. So I think this is a way by which the Dutertes are trying to, you know, solidify yung kanilang chances for 2028. And we know for a fact that President Duterte is a master in this chess game, no? Speaking of presidential elections, sinabi rin kanina ni VP Sara na pinayuhan ng kanilang ina si Davao City Mayor Baste Duterte na kumandidatong pangulo sa 2028 habang ang bise babalik daw sa pagkaalkalde ng Davao City kung kailan walang detalyeng ibinigay.